Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome back to our channel. Ngayon po, gagawa po tayo ng lumpiang sariwa. So, ito po ang mga kailangan natin. Beans, repolyo, yung pong tira pa rin na hipon, and then celery, carrots, sibuyas po, bawang, at saka itong bell pepper. Usahan na natin. Tapos ang pampalasa lang natin ay patis at paminta. Konting mantika lang. Lagyan lang natin siya ng maraming bawang at sibuyas para yun ay pinakapampalasa natin. Yun ay pampasarap. Tapos gagawa din tayo ng sauce. Pumula yung bawang and then lalagay natin yung mga gulay. Ayan, mapula na yung bawang natin. Lalagay na natin ang beans. Green beans. Ayan. Pag lumpia na ganito, babalutin din naman. Hindi na kailangan maarte ang pag-iwa. Kahit pa paano na lang, chop-chopin nyo, pwede na yon. At saka kahit anong gulay ang meron kayo, pwedeng gawin lumpia. Huwag lang po yung mga ampalaya at talong. Okra. Yan. Toge, pwede. Masarap yung salimpia. Wala po akong toge, kaya ito meron ako, kaya ito yung ginagamit ko. Pa natin kasi ang beans medyo makunat yan eh. So, hinaan natin yung apoy at then takpan natin ng 2 minuto bago natin ilagay itong repolyo at carrots. Ayan, maganda na yung kulay ng beans natin. So, isusunod na natin ang repolyo. Yan. Basta natin ang apoy. Yan, hinaan natin ng konti para hindi masunog. Tapos, yung saglit, mga 1 minuto. Then, ilalagay naman natin itong gulay natin at saka yung hipon. Yan, sunod na po natin ang ating celery at bell pepper at ang ating hipon. Luto na po kasi itong hipon, kaya hindi ko siya ginisa. Ma-overcook, titigas ang laman. Magiging makunat siya. So, yan. At ang celery bell pepper, hindi naman niluluto yan talaga. So, hahaluin lang natin. Lagyan ng paminta, patis, okay na po ito. And then, patis, bagya lang para hindi masyadong maalat ang kinakain natin. Total may sauce naman siya. Gagawa tayo ng sauce. Ayan. Ayan.
Bango ng bawang. Amoy na amoy ang bawang. Ang sarap ng amoy. Ayan. Simpleng-simple. Napakadaling lutuin. Ayan po. Luto na siya. Hahanguin na natin and then palalamigin. Gagawa naman tayo ng sauce. Patayin muna natin. Amoy natin. So ngayon gagawa po tayo ng sauce. Ang kailangan natin, tubig, toyo, asukal, harina. Maganda rin po kung cornstarch. Wala po akong cornstarch, so harina na lang. Pwede rin. Pwede rin pong potato starch. Tapos, maraming bawang. So, umpisa na natin. So, lagyan muna natin ng flour. Ito, 1/2 cup flour po to. So, lalagay muna natin yung kalahati niya. Yan. Para titignan natin yung thickness niya, yung consistency. Ito, 1/2 cup din ng soy sauce. Yan. Lagay natin yung kalahati ng 1/2 cup. So, 1/4 cup. And then, ito pong asukal, 1/2 cup din. So, lagay muna natin din ang kalahati. Ganyan lang po. Pagsasama-samahin lang natin. And then, mix muna natin para hindi magbuo-buo yung harina. Tunawin nyo muna po ang harina para hindi siya magbuo-buo. Pag nainitan kasi yung harina, magbubuo na ho yan. Yan. So, mga... Lalagyan natin ng mga 3 cups na tubig. So, ito, mga 2 cups pa lang yan. Dadagdagan pa natin. Tunawin lang muna natin yung asukal ng mabuti. Ay, yung harina. Para hindi siya magbuo. Yan, natunaw natin ang harina. Lalagyan pa natin ng mga 1 cup water pa. And then, on na natin. Yan. Tapos, titimplahan na lang ulit natin yung alat niya at yung tamis kung ano na, malapot na siya. Kailangan pa na yung halo kasi maninikit po yung ano, harina sa ilalim. Magbubuo-buo. Yan. Magiging dark glossy yung kulay niya pag luto na. Sa ngayon, medyo kulay kape. Baha. Yan, kulay baha pa siya. Yan, nag-uumpisa na siyang maluto. Lumulutang na yung ano, medyo ayun o, yung medyo ano na yun, na kulay. Yan. So, so pag ganito, malapot po yan. Dadagdagan natin ng tubig. So, 3 cups. Then, dagdagan pa natin ng mga 1 cup. Yan. Bakas ulit natin yung apoy niya para maluto agad. Then, titikman natin yung asukal at toyo kung tama na. Yan. Lumabas na yung kulay niyang brown. Titikman na natin yan. Hayaan natin yung apoy para hindi manikip. Yan, dinagdagan ko pa siya ng tubig kasi ano, malapot pa rin. So, marami tayong nalagay na tubig. So, lalagyan pa natin ng toyo. Ilalagay na natin lahat. So, bali 1/2 cup soy sauce po nalagay natin. Yung sugar, tama na. Lagyan natin ng paminta. Pakuluin na lang natin to and then lalagay natin yung bawang. Tapos na. Luto na siya nun. Pag nagluluto po, ang ginagawa ko, dahan-dahan. Bale, kasi pag nasobrahan ng 1 cup, mahirap na hong i-adjust. Mahirap mag-repair. Kaya unti-unti, doon nyo titikman kung ano yung kulang, dadagdagan nyo. Kasi pag sumobra po, mahirap ano, mag-repair. Kaya dahan-dahan ang paglalagay ng 1 cup, dahan-dahan din ang pagta-time sa oven, yung ganon.
Ayan, kumukulo na po siya, kulong-kulo na. And then, luto na to. Patay na natin. At ilagay natin ang bawang. So, pag na-off na, doon po nilalagay ang bawang kasi hindi natin lulutuin ang bawang. Mag-iiba ang lasa ng bawang pag naluto. So, ang nagamit natin dito sa sauce is 1/4 cup flour, 1/4 cup brown sugar, and 1/2 cup soy sauce. Ayan. Tama lang yung alat at tamis niya. Ngayon, tapos na to. Set aside natin. Ibabalot na natin yung lumpia. Ayan. Okay, set aside muna natin. Ayan, ngayon po, babalutin natin yung ating lumpia. Ayan, nahuhubuan ko. Ako ng damit. Tapos, sa Pinas po, meron tayo yung flour na wrapping paper na binibili sa palengke habang niluluto nila. Dito po kasi wala, kaya ganito lang ginagamit namin, rice paper. Nilulubog to sa tubig. Ayan. Hindi naman kailangan mainit na tubig, ay pang tubo, basta malinis na tubig lang. Ayan, kabilaan. Tsaka very delicate ito eh. Na ano talaga siya, madali siyang masira. Kaya kailangan dahan-dahan. Ayan, basta malinis po ang kamay lagi, okay lang. Tapos, i-rest natin siya ng bagya para hindi naman masyadong matigas. Ngayon, ito ang ating napakaganda ng gulay, oh. Hindi po siya yung lamog. Ayos lang yung kanyang pagka, ano. So, lagyan natin dito. Nalalagyan natin siya ng lettuce. Yan. Parang maganda. Mas maganda kung green leaf or lotus ang gagamitin nyo na ganito. Yan. Wala po ako noon, kaya ito na lang, pwede na rin. Ayan, dito natin ilalagay. So, lagyan pa natin siya ng konti pa. Baka ito masyado mataba. Balot natin, ganire. Ayan. Tapos, pu-pull back nyo habang niro-roll. Ayan. Pull back nyo lang po para hindi siya... Ano ba tag doon? Buhaghag? Para firm siya. Ayan. Ay, malaki-laki. Ayan. Crack natin to kasi mababasag yung ano, tong paper pag hindi po nyo kinrack. Pag matigas yung ito, tong lettuce. Ayan. Maganda rin po itong pang negosyo. Simpleng gawin. Depende lang yung presyo ng mga sangkap. Kung minsan kasi sa ibang lugar, mas mahal. Tsaka kung hindi siya nakapanahon, mas mahal. Pero kung pang negosyo, maganda po ito. Madali siyang gawin. At tsaka gusto to ng mga Pinoy talaga. Sa handaan. Nahukubuan ako. Ayan. Tama na muna yung tatlo. Gagawin natin tatlo. Ito na po yung ating finished product. Ito ang ating lumpiang sariwa. Ayan. Masarap po. Masustansya. Simpleng gawin. Napakadali po niyang gawin. Ayan. Ayan po. Tikman natin. Teka. Anasin ko to. Pero pinakain din to celery. Kahit na yung dahon, pinakain niya. Thank you.
Ayan, nabusog po ako. Ang sarap niya. Tamang-tama yung crispiness ng vegetable at yung balance din po yung saltiness at yung sweetness ng ating sauce. Kasi importante po yung ano eh, yung texture sa pagkain. Mai-enjoy niyo talaga pagka maganda yung texture niya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. At kaya po ang kaganito. Marami pong nagtatanong, ako daw po ba yung nasa picture? At kailan daw po yung kinunan? Kinunan po yun noong December last year, 2020, December. 3 months ago. Tapos, ako rin po yun. Kaya kung nagdududa po kayo, huwag na po kayo magduda. Mag-subscribe na po kayo. Ako po yung nasa picture. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. I love you all. Bye! Sana po nag-enjoy kayo. Thank you.